The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew in a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from their towns. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick. When it was evening, the disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already late. Dismiss the crowd so that they can go to the villages and buy food for themselves." He said to them, "There's no need for them to go away. Give them some food yourselves." But they said to him, "Five loaves and two fish are all we have here." Then he said, "Bring them here to me." And he ordered the crowds to sit down on the grass. Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied, and they picked up the fragments left over, 12 wicker baskets full. Those who ate were about 5,000 men, not counting women and children. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, brothers and sisters. It's a beautiful Monday morning. Pakibati nga ng good morning ang ating mga katabi. Let's start the week right with a smile and the proper disposition of gratitude, of thanksgiving. To our online parishioners, thank you also for being with us this morning. Kung sumusubaybay po kayo sa aming pagtatalakay ng mga aklat sa Lumang Tipan, you would know that today we are beginning a new book in the Old Testament, the Book of Numbers. For 2 weeks, we meditated on the Book of Exodus. For 2 days, we meditated on the Book of Leviticus. Now, we go to the third book, at least the fourth book in the Pentateuch, the Book of Numbers. We will discuss this for 3 days. I wanted to give you a bit of a background today about the Book of Numbers, but I will defer to our readings today and discuss the Book of Numbers tomorrow. Para lang maintindihan natin kung ano yung first reading. But for now, let us reflect on the two readings that we have from the Gospel of Matthew, the account of the multiplication of loaves, and the first reading from the Book of Numbers, chapter 11. Tumalon na yung first reading sa chapter 11. Pero ang dami pang nangyari sa chapters 1 and 10 in the Book of Numbers. But as I've said, I am very much tempted to discuss it now, but let me postpone it for tomorrow. But for now, let us focus on this thought. Yung mga tao sa unang pagbasa, sila ay galit na galit kay Moses dahil hindi nila gusto yung kanilang kinakain. They were grumbling and complaining against God and Moses because they were not eating meat and they were not satisfied with the manna that the Lord provided for them in the desert. And they were telling Moses, "How we wish we go back to Egypt. At least in Egypt, yes, we were slaves, but we were eating something. Meron tayong kinakain na maganda, maayos, kahit tayo ay alila doon. Pero dito sa desyerto," sabi nila kay Moises, "dito sa desyerto, wala na tayong makain, ang pangit pa ng kinakain natin kung meron man." So they were
complaining and grumbling. And Moses was so distressed with the people, and he was also complaining to God. And he was telling God, why did you give me these people? Mga walang utang na loob, mga taong hindi makontento, binigyan mo na nga ng pagkain, lagi pang nagre-reklamo. Ipatayin mo na kaya ako ngayon? Sabi ni Moses, kung ako si Lord, siguro talagang ang hirap-hirap kausap ng mga tao, no? Binigyan mo ng pagkain, ayaw dun sa pagkain. Binigyan mo ng pinuno, yung pinuno mo naman, mainitin ng ulo. Yan. So that's the situation of the first reading. Contrast this with the attitude of Jesus in the gospel today. The disciples had the attitude of the Israelites in the first reading. The disciples were also complaining to the Lord. Lord, papakainin mo yan, dami-dami ng mga yan. Wala naman tayong pampakain sa kanila. All we have are 5 loaves and 2 fish. So what are good at this for so many of them? So yung tingin ng mga alagad, katulad din ng pananaw ng mga tao sa unang panahon, sa lumang tipan. They could not be contented. And they could not believe in God's providence. Ang laging tingin nila ay kulang. Wala. So are you getting it now, the attitude of the people in the Old Testament, in the book of Numbers, and also in the attitude of the disciples? Para-pero sila. Nagbibigay ng biyaya ang Diyos, pero hindi sila makontento, mapaghanap, at lagi pang nagre-reklamo. Pakitingnan nga ang katabi mo. Reklamador ba yan? Tuyo na naman. Noodles na naman. Oh, huwag kayong kakain masyado ng noodles na. Araw-araw, laging pagising sa umaga, reklamo. Monday na Monday, reklamo agad. O kanina po, nung gumising tayo, sino ho ang unang-unang ginawa ay magreklamo? Ay, Lord, pasukan na naman. Ay, buhay, trabaho na naman. O kaya, ay, nako, tuyo na naman. Ako, paborito ko yung tuyo, ha? Pagka tuyo ang nakahain, di ako nagre-reklamo. May mga tao na, katulad ng mga tao sa Biblia, parang wala nang ginawa ang Diyos ng tama. Lagi na lang may kailangang ireklamo. Lord, kulang. Lord, hindi masarap. Lord, ayoko nito. Yan. O, tingnan ulit ang katabi. Reklamador lang. Reklamador yarn. Yan. Pero si Jesus, iba ang kanyang pananaw. Sabi niya sa mga alagad, sana yung 5 tinapay, 2 isda, give them to me. So dinala kay Jesus yung 5 tinapay at 2 isda. And he told the people, sit down in groups. Sit down in groups of 50. Ayusin niyo mga sarili ninyo. Upo tayong mabuti, maayos. And then Jesus performed the miracle of the multiplication of loaves. Habang pinapasa-pasa ang tinapay, hindi nauubos ang tinapay. Habang pinapasa-pasa ang isda, hindi nauubos ang isda. At pakatapos na mabusog ang lahat, 5,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga bata't kababaihan, nakasinop pa sila ng ilang mga basket ng tinapay. Our God is the God of abundance. If people always think in terms of want and need, of dissatisfaction and grumbling, God always looks at everything in terms of abundance. I can provide for you. God will provide for you. Maghahandog lagi ang Diyos. Magkakaloob. Hindi siya makasarili. And how we wish we could have that attitude every day. The attitude of gratitude. That whatever it is on your table, whatever it is that you have, whatever circumstances of life you may be in, you're able to say every day as you wake up, Lord, thank you for today. Thank you for this day. Thank you for whatever it is that you're giving me. I'm happy.
And I'll be grateful. I'm thankful. Salamat, Lord. Kung ano man ang maliit na naibigay, nakuha, ano mang meron ako, I am thankful. I'm grateful. Because once we develop that attitude of gratitude, everything will become plenty. No matter how meager they are. To a person who is grateful, the abundance of God is all around. To a person who is never grateful, he will never be satisfied. So gratitude, pagpapasalamat. Because in gratitude, gifts will come in abundance. And in gratitude, in turn, we will become more generous. When you're grateful for something, kahit maliit yan, kaya mong ibigay yan. But if you are greedy, kahit napakarami mo, hindi mo maibibigay yan. A grateful person, bigyan mo yan ng isang saging. A grateful person, because he is grateful, sasabihin niya, uy, may saging ako. Would you like some? Hati tayo? That's a grateful person. The natural outcome of gratitude is generosity. Because a grateful person acknowledges that what he receives or what she receives comes from a giver, not from himself or not from his entitlement, not from his effort or hard work. It's something that was given to him. Gift, gratitude, generosity. These are the three G's of life that we need to understand. Na ang lahat ay bigay, ipinagpapasalamat ko, binigay sa akin para maibahagi ko din. Kaya kahit isang saging yan, binigay sa akin ito, biyaya ng Diyos ito, binigay sa akin, pero pwede kong ibahagi sa iyo kasi bigay sa atin ito. Pero to a person who is greedy and selfish, binigyan mo siya ng sandamakmak na saging, ang sasabihin niya, akin lang yan. Kasi kailangan ko pa bukas yan. Hindi ko pwedeng bigyan kayo kasi sa akin binigay yan. Kahit ilan ang ibigay mo sa makasarili, hindi siya magpapasalamat at hindi siya magbibigay. You will always be dissatisfied if you don't have the attitude of gratitude and generosity. So sa araw na ito, lalo na sa mga bata, and I'm very happy that you're here, kids, ang ating mga IM, mga scholar ni Maria, laging araw-araw buksan ng puso sa pagpapasalamat. Laging araw-araw tingnan ng lahat bilang biyaya. Araw-araw, ang bigay sa atin ng Panginoon ay ipagkakaloob din natin sa ating kapwa. Gift, gratitude, generosity. This is what our readings today tell us and would like us to do every day of our life. Kaya sa Lunes na ito, let's start the week with the proper attitude. Acknowledge that everything is a gift. Be grateful for everything and learn to be generous of your gifts. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa, lalo na sa mga bata, sa ating mga IM. Mahilig ba kayo sa ML? Yeah, Mobile Legend. Pero kayo ay magiging IM, Scholar ni Maria. Scholar ni Maria Goretti at Scholar ni Mama Mary. Yan. Kaya kayo ngayon ay IM dahil kayo mahilig mag-ML. Pero sana ay wag lang mag-ML lagi, mag-aaral din. Sa mga kapatid, kasama natin ang ilan sa ating mga scholar ng ating parokya na pinangangalagaan ng ating mga Don Bosco sisters and also ang iba pa ay sa Canosian sisters. So well, let us try to help our young people. Na? Sa inyo po ng mga interesado na suportahan ng kanilang pag-aaral, sila po, I can guarantee you, they will be taken care of by the sisters and also by the parish. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.